pag pumibisita kasi sa amin, we make it a point na tinuturuan namin yung mga visitors namin about natural farming. Ang survival rate namin doon nasa 85 to 90% po. Wow! So, nakakatuwa naman yan. Good news nga. So, dalawang maipapayo natin sa ating mga taga-subaybay. Tubig na mainit, lagyan ko noong ng produkto mo, wala yung kalamansi, walang lemon. Anong lasa? Kasi nagko-conduct pala sila ng seminar sa mga gustong magpasok dun sa mga hatchery ng hito. Ano ba tong biochar na to? Pwede ba natin pag-usapan? Ano po ang biochar? Magandang araw, ako po si Amy Buiko at ito ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang turon, maruya, banana queue at iba pa. Lahat ng mga ito ay gawa sa saging na saba. Kakausapin natin isang magsasaka na nagtatanim ito sa aming pagbabalik. Ito po ang Agri Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agri Ako Dyan. Ngayong araw, ang ipapakilala ko po sa inyo ay galing pa po ng Lipa, Batangas. Siya po ang may-ari ng Latag Farm. Kasama po natin si Sir Harry Peñano. Hello po. Hi, magandang araw sa lahat. Hi, sir. Sir, balita ko kayo ay may malaking taniman na po ng saba dyan, no? So, pag-uusapan natin ay saging na saba ngayong araw. Apa. Ano ba itong saging na saba? Paano ba natin itong itinatanim? Merong dalawang klase ng pagtatanim nito, yung mahirap at madali. Yung mahirap, medyo may tsamba pa. Kung kumakain yung saging na galing, yung saging lang na hindi niluto, makikita nyo may buto yun. Mm-mm. Yung sa tikna niya. Parang paminta ang kulay kasi mas maliliit. Pwede nyo try itanim yun, ngunit mas matagal bago ito maging halaman o maging suwi. Ang kadalasang ginagawa namin ay ang pagkuha ng suwi sa tabi ng puno ng mga saging o saging na saba. Mm-hmm. Oh. Yung suwi, yung maliliit na halaman sa gulo-gulo. Oo. Diba may sinasabi sila dyan, ang saging daw parang may anak, lola, ay apo, nanay at lola. Parang trees, generation, tama ba? Apa. Yun yung tamang pagpapaalaga ng saging. So, kung meron kang sagingan, tama yun. Tatluhan sila literal. So yung malaki, yung medium, yung panggitna at yung pinakamaliit. So aalagaan nyo yan, ititira nyo lagi, tatluhan lang sila. So pag nagbunga ang pinakamalaki o yung sinasabi ninyong lolo, kasi ang pag-harvest ng saging na saba, pinuputol natin yung puno, di ba? Para makuha natin yung prutas. Meron, kung naging dalawa na lang silang natitira, meron pang isang pumapangatlo ulit. So, ang susunod na ma-harvestan mo o makukunan mo ng prutas ay yung pinakamataas na sumusunod o yung sinasabi ninyong ama. Hmm. Siya na ang magiging sunod na lolo at ito yung apo. Mm-mm. So, sunod-sunod sila, tatluhan lang sa kadahilan ng dalawa, dalawang rason. Una, para hindi mag-agawan sa pagkain nila o nutrients. Mm-hmm. Yung sa soil, sa lupa. Kasi pag pinabayaan nyo ang saging, kahit anong puno ng saging, o-occupy yan ng malaki, dikit-dikit. Magiging isang pamilya yan o batalyon sa simula sa isang suwi. Pag pinabayaan nyo, ang mangyayari pa pangalawa, hindi ka na makaka... asa ng magandang bunga galing sa mga puno mo kasi nga nag-aagawan na sila ng nutrients dahil dikit-dikit na. Yung pangalawang rason na sinasabi ko, yung ventilation para sa mga puno, napaka-importante nito. So yung distancing nila, pag tinanim nyo pa lang sila, hindi
maganda na masyadong magkakadikit. Mas maganda sila na 4-5 meters ang layo sa isa't isa para may natural ventilation. May ventilation sila at mas masaya sila na parang platoon sila, hindi yung singled out sila, hindi nag-iisa lang sa isang lugar. Oo. So mas maganda kung kalat. Kung kalat at may proper distancing sa isa't isa. So, yun nga, 4-5 meters ang layo sa isa't isa. So, kung meron ka kunyaring pagtataniman na 1,000 square meters, divided by ninyo yun, kung ilan ang kalalabasan sa, ano nila, sa square na yun. Sir, ano ang land preparation naman natin dito sa Saging? Ano land preparation yun? Natin, sir. Paano natin inahanda ang lupa pag magtatanim na tayo itong suwi? Madalas yan, ang tama yan, eh, nirarastilyo, binakaliktad natin yung lupa. Kaso nga lang, medyo may kamahalan po ito. Lalo na kung malaki po yung pagtataniman ninyo. So, minsan ginagawa nila, inaararo na lang ng kung saan magtatanim. Although, sa kaso ko, ang ginawa ko noon, galing kasi sa Kamatisan, meron na siyang mga mounds. So may mound na siya, may bedding na siya. So, doon ko lang, so nilinihan lang namin sa proper distancing at doon kami naglagay ng mga suwi sa mga linya ng mga dating beddings ng Kamatisan. Yung Kamatisan kasi mga 3 to 4 years yata ng glass bed. So may mounds na siya noon. So medyo mas safe, medyo mas nakaangat yung lupa, mas madali. Opo, opo. At ngayon, ang pagkuha niyan, kung suwi ang sa suwi na lang tayo mag-usap, wag na doon sa butad na kinuwento ko kanina. Pag suwi, yung kunyari, ito, mga, may isang puno na saging, marami sila tabi-tabi, ang kukunin ninyo, yung mga 4 feet na ang taas. Medyo buhay na siya. Oo. Actually, kahit 3 feet, pwede naman. Mga 3-4 na up na pie. Oh, 3 to 4 feet. Kaso best na yung 4 feet. Medyo matibay na yung pinakababa niya na tinatawag nating rhizome. Yon, yung pinakabuko niya sa baba. Pag kinuha niyo yon, medyo madaling bungkalin. Kaso, mahirap, medyo matigas itakin o putulin galing sa mother tree yung suwi. Kaso, pag nakuha nyo na yon, kahit ibiyahe mo pa yun ng 3 days na pwede. Walang lupa, opo, pwede. Ganun po siya, katibay. Ganun siya katibay, oo. Kahit 3 days pa yan. Kaso, best nyan, pagkakuha ninyo within the day or within 24 hours, maitanim nyo na siya kagad sa circumference na doble ang diameter o ang bilog ng lupa ng pagbungkal. Doble nun. Tapos mga 2 feet to 3 feet yung lalim ng pagtataniman para mailubog mo maayos. And then, saka mo na siya, didiligan ng 2 to 3 times a day. Lalo na kung mainit na lugar ang pagtataniman or mataas na lugar kasi bababa kagad. Mabilis mawala ang tubig. Yun. Ang isa pa, medyo mas matagal na sa suwi, nakalimutan ko sabihin, sabi ko kanina yung buto doon sa prutas. Yung sa pinakabuko niya, pag kinuha niyo yun, may mga ugat-ugat po siya. O parang mata. Pag yun, pinutol-putol ninyo, mamumunga rin siya. Ay, sorry, magiging suwi din siya. Oo, mamubuhay din siya. Opo. Ang tagal nito ng suwi, mga 9 months para mag...
ang suway o soccer, okay, so, sorry ha, gamitin na natin yung term na soccer. Lagi kasi soccer na yung ginagamit ng mga nagtatanungin. 9 months yan bago tumubo ng mataas. And it would take another 75 to 80 days bago 75 to 80 days bago ka makapag-harvest. So in 9 months buhay na siya, mataas na siya, mga 20 to 30 feet na siya. Tapos noon mamaya niyan lalabas na yung puso niya, and then hintay ka ng mga 75 to 80 days. So bago ka magkaroon ng puntas. So medyo matagal din ang preparasyon na paghihintay sa mga puno ng sagi. Oo. Opo. Ngayon, pero, opo. Oo, sa suwi, 9 months. Balikan ko lang yung buto. Pagka galing sa buto, gano'ng katagal? Nag-give up po ako eh. Kasi dami ng buto nun sa isang slice. Sa isang slice na sa sagi. Parang hindi siya madali eh. Parang may sumuloy lang na mga dalawa lang. Tapos sabi ko, tagal na ito. Tinesting ko lang naman. Although may mga saging na, may sagingan na na nag-exist. Tinesting ko lang, medyo mahirap lang talaga siya. Mm-mm. Kaso, sa sinasabi ko naman na ano, yung galing sa pinaka-bulb niya or sa rhizome, yung sa base ng plant ng saging, siguro delayed siya ng mga 4 months to 5 months. Mga ganong katagal pa. So from 9 months plus nyo pa. Kasi para ka nagtanim rin ng buto, although ito yung ugat na mismo niya. Halos isang taon, 2 buwan ang pag-iintay mo. Mga ganon. Opo, opo. Oo, magsuwi na lang po tayo. Suwi, mas padali. Doon tayo sa pinakamabilis. Oo. Sige, sir, tuloy niyo po. Pwede kang manghingi, pwede kang bumili. Manghingi ka sa kapitbahay ninyo o bumili. Kaso alamin niyo muna, siguraduhin niyo muna na yun nga yung halaman o variety ng saging o ng saba na gusto ninyo, dahil meron ding ibang variety ng saging, baka hindi nyo mapakinabangan. Halos pareho kasi, di ba? Halos pareho pagka sa suwiing. Apo. Merong ibang variety talaga ng saging na ano, yung malalaki pero matabang. Apo. Oo. Apo. Hindi ko lang maalala kung anong variety yun. Pero matabang siya, malalaki. Yun yung ginagawa yata yun for banana chips. Cordova. Siya yung ginagamit na pang banana chips. Madalas. Dahil malaki siya, tapos hindi siya ganun katamis. Although, nagkaroon ng panahon noon nung naalukan din kami sa bag-grower ng pang banana chips. Kaso nga lang, ang problema, ang pagbenta, mas mura di hamak kumpara sa pagbenta namin ng saba. Opo, ng saba. So, kaso ang maganda dito, kahit hilaw pa talaga siya, mabibenta mo, de-deliver mo na kagad sa planta, sa Laguna. Although, hindi ko na alam yung detalye nun kasi medyo nag-beg off na ako eh. Oo. Opo, yun. Kasi yung Cordova, yun yung sinasabi ni Puna, isang lahi ng saba na malalaki. Na madalas kinagawa pong banana chips. Yes, banana chips. So, yun. So, sinasabi mo magkakamukha yung mga suwi. Eh, paano natin ma-identify kung pang saba talaga yun? Meron ba? Madidistinguish ba natin by looking? Sa akin, personally, sa experience ko, sa talaki ng puno ng mother plant, sa laki ng dahon, at siyempre, kung makikita mo naman yung bunga, itong grupo na to, itong pulutong na to, namunga ng ganitong prutas o ng saba. So, doon ka makakasigurado. Tsaka sa puso niya. Although, pag lumabas yung puso, konti na lang, lumalabas na rin yung prutas. Eh. Oo. So, makikita. Kasi yung puso, kung kukumparan niyo sa mga latondan, medyo mas maliit ang latondan. Ngayon, kung sa Cavendish naman, halos magka-size, magkasukat sila ng puso, kaso mas malaki pa rin di hamak yung Cavendish. Yun. Sa akin, sa nakikita ko siya sa laki ho ng puno, tsaka ng mga dahon. Doon mas malaki na ang saba. Opo, mas malaki ang saba kumpara sa iba. Yun po. Tsaka kung makukuha niyo naman talaga siya sa totoong nagsasaba,
Oo. Yun, isang panigurado. Yun lang, ano, legit. Legit. Kaso, sa experience ko, may naligaw na dalawang Cavendish. Mm. Opo. Kasi, hindi naman ako nakakuha sa isang bukid lang dati. Iba-ibang bukid eh. So, yung napagkunan, yung pinag-harvestan ng suwi, siguro, galing sa Cavendish, yung namungan, nakala ko lakatan nung una. Kaso sabi ko, ba't parang napakagandang lakatan na ito, malaki. Anyway, nag-end up, Cavendish pala yun. Kaso pinabayaan ko na, pang personal na lang. Anyway, dalawa lang naman na set yun ng puno ko eh. Yun. Baka parang meron kayo ibang variety din. Dagdag na lang din. Kasama na, actually, yun yung naging first collection. Pinaka-first collection ko, yung Cavendish. Yun. So, meron ba mga peste na tumatama dito sa ating mga saging? Ay, agree ako dyan sa kasamaang palad. Sa a decade or close to a decade ko na nagtatrabaho sa kasamang mga saba, ang pinaka-experience ko lang talaga lagi, banana bunchy top disease. Parang virus eh, na dala ng mga insekto. So, nung una kong experience dito, mabubunga ng mamamunga yung mga halaman mo, yes. Kaso nga lang, healthy sa labas ang itsura nila. Ngunit ang... Oo, yung mukhang maganda, pero pagdating sa loob. Opo. Eh, siyempre, hindi nyo naman... Siyempre, binibenta nyo yan eh. Kakilala ko yung mga nabibentahan ko naman. Magre-reklamo sila. And kahit sa maliit na household na nabentahan ko, sinasabi ko naman sa kanila magreklamo kayo kung merong reklamo. Kasi papalitan ko yan. At least alam ko na may problema yung harvest. Hindi yung ayaw mo nang bumili, tapos na nahimik ka. Ako naman as a producer, grower, or farmer, hindi ko alam bakit ano nangyari. Tapos benta ka ng benta, may sakit pala, matigas mo naman, naninikit yung balat. Yan, isa sa mga mabibigat na problema yan. Sa experience ko, sa awa ng Diyos, hindi ko pa na naranasan yung iba pang mga diseases ng or viruses ng mga saging. Kaya kanina sinasabi ko, yung proper spacing, importante yan for the wind. Kasi hindi madaling kumalat. Nakakahawa ba yun, sir? Tama ba? Naghahawaan po sila sa isa't isa. Kasi insekto yan na nagbabagsak ng virus sa mga puno eh. Kung isang puno, mahahawaan na yung puno ito. Yun na yung magiging problema ko. Madaling matransfer, tama ba ako? Madali po siyang matransfer. So, yung proper spacing, magkakaroon ka ng natural ventilation. So, mas madaling tangayin yung virus o yung insekto na yun. At pangalawa, tatanggalin niyo lagi yung mga naninilaw o brown o tuyong dahon na nasa puno na nakalaylay, para hindi na sila tumira, para hindi na tirahan ng virus o ng disease yung mga tuyong dahon na yun. Ginagawa ko lang on the natural, linisin mo lang talaga yung lupa. Tapos yung sinabi ko kanina, yung tatluhan lang sila kada pulutong para magkaroon sila ng natural ventilation. Tapos yung sanitation is the one yung sinasabi ko na soap and water, soap and oil solution na ginagamit nila pampatay naman ng peste. On my end, pinagmamalaki ko, hindi ako gumagamit ng kahit na anong abono except yung binibigay sa amin ng DA, which is asin. Magsasaging hindi nila alam yung asin eh. Pag nagkukwentuhan kami, saan yung asin? Hindi nila gamit yung asin sa... Yes, sir. Ano tong asin? Pwede mo ba kaming kwentuhan pa tungkol dito sa asin? Nung nagsisimula pa lang ako, kasi supportado kami ng Department of Agriculture sa Lipa. So, bibigay sila ng mga abono na normally yung mga natural, kung anong harvest mo, kung anong halaman mo. Pagdating dyan sa
saba or sa saging, sagingan, yung asid, sabi nila nakakatulong sa pagbigay ng nutrients para sa tupa. Para pag hinigop yun ng puno, mas masustansya siya. Oo. Kasabihin ko ulit, marami na akong nakausap na mas matatanda sa akin, mas matagal na, o mas maalam, mas eksperto po sa akin. Hindi nila alam yun. Sabi nila, alam ko ginagamit lang yan sa nyug, sa bukong. Alam ko din po sa nyug eh. Apo, apo. Kaso yung asin yun, isa sa mga nakakatulong sa sabahan. Hindi naman yan weekly, hindi rin monthly. Once or twice a year at most. Hindi ka uubos ng dalawang sako sa certain size. Opo. Yun nga, ang sabi sa akin noon, sa nyog, sabi ko, ito bigay nga nila para sa sagingan natin. Ayun. Effective naman siya. Ano yun, sir? Pinapalibot nyo? Doon sa pinaka... Yeah, yung sasaboy mo lang. Dadakutin mo. Sasaboy! Saboy mo. Or, lagay mo sa drum pa... Lagay mo sa cloth. Then, dublog mo sa tubig, tapos dun pangbilig mo. Kasi para, diba sa nyog, talagang nilalagay nila sa ilalim ng puno eh. Actually, sa nyog, ginagawa namin doon dati, sinasaboy lang rin namin. Sa perimeter, sa extremities ng mga puno ng nyog po. Sa extremities niya. Yun. Hindi ko naman sinasabi magkakatabi o dikit-dikit. May proper distancing din sila. Uh-oh. So, parang linear na rin yung pagsaboy ninyo sa nyogan. Kasi kung nasaan yung dahon niya, nandun yung ugat niya. Oo. Pero ito ba limited lang sa saba o sa other variety of saging pwede din ito? I think kahit anong klase ng saging, since pare-pareho naman silang mahilig sa tubig or matubig na puno or shrub. Hindi naman siya puno. Kumbaga, Oo. Since matubig siya. Ang sa akin naman, kung babalikan din si Yensa nung bata ako, asin water retention, inisip ko baka yun parang it holds the nutrients para sa akin po. Ngayon. Ako naman napaisip ako dahil sabi mo mahilig yung saging sa tubig at alam naman natin na yung asin ano din ang tubig yan pagka nalusaw na yan, di ba? Moisture pa rin yun. So, Papa. Scientifically, yung nutrients ng asin saka yung moist niya, it can bring talaga yung nutrients para dun sa mga banana. Opo. Kaso ito, with all honesty, to konti lang ang nakakaintindi nun. But then ito, natutunan ko galing sa mga mas eksperto. Sa DA yun. Sila nagturo nun. So, parang twice a year, pwede ka maglagay ng asin sa banana at para natin yung mga peste. At hindi, para maging mas masustansya yung mas masustansya, oo. Opo. Mas masustansya saka matibay, resilient yung ating mga banana. Okay. Oo. Yun lang ang ginagamit. Yes, sir. Tuloy niyo po. Yun lang ang ginagamit. Saka yung proper, yun, tatluhan lang para proper ventilation lang sa sa kanila. Saka linis ng dahon. Hindi na ako gumagamit or hindi na ako namimili ng mga pesticides. Ilan ang tao niyo sa farm? Isang family lang po. So, basically, yung isang mag-asawa. Kaso, minsan, as the need arises, nag-outsource kami. Outsource na lang, oo. Ng iba. Kasi mahirap din kung magpapaskwento palagi. Yes, oo. Okay. Opo. Sa inyo ba, sagot niyo pa din pagkain? Kasi merong iba, doon na sa sweldo papasok. Opo. Sa sweldo na nila, basta binibigyan lang sila ng ample na alam mo namang dapat masaya yung tao or yung family. Yun. Tapos libre saging sa libre kanila. Saging. Gusto mo lang nilagang saba sa umaga. Diba? Pumitas ka na dyan. which is, sorry segue lang. Piniro ko ng kasagsagan ng pandemic. Sabi ko, hindi naman kayo magugutom dyan eh. Ang dami niyo saging dyan eh. Sabi, umay na nga yung anak ko sa saging dahil hindi sila makalabas. Oo. kahit siya kalumingon, no, siguro, pag tingin mo sa saging, ito banana cue, ito banana con yelo.
Lahat na lang, ano, nilagang saging pang nilaga to, di ba? Opo. So, dami na lang pwedeng putahe para sa saging. Sir, sa ating pagbabalik, pag-usapan naman po natin, paano kayo nag-harvest ng inyong mga saba? Ayan, sa aming pagbabalik po yan, ito ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Babalik ko ang Agree Ako Dyan. Kasama pa rin po natin si Sir Harry at tuloy-tuloy ang aming kwentuhan tungkol sa saging na saba. Sir, paano kayo nag-harvest ng saging na saba? Ma'am, Miss Amy, pwede natin simulan yun sa simula, paano mo harvestin talaga? Mm-mm. Kasi maraming tao hindi nakakaintindi paano harvestin. Kala nila inaakot yung puno. Oo. Anyway, okay. So, pag nag-harvest ka ng saba, well, una kasi lumalabas yung puso. Okay? Mm-hmm. So, yung saging ay ang kaisa-isang halaman o prutas na may puso. Yes. Ang puso, ang unang hina-harvest po dyan. Ngayon, pag hindi nyo hina-harvest din ang puso, may tendency yan na mabubulok doon at magyayayarin siya siyempre ng mga insekto. So, kukunin nyo yan, additional yan sa benta. Paano nyo malalaman kailan nyo kukunin yung puso? Doon sa mga huling piling niya, bihira mabuo ang mga huling 3-5 piling sa baba. Madalas, pagka halos na buo na yung mga nasa pangatlo o panglima pataas. At saka nyo pwede kunin yung mga puso, yung puso ng saging. At pwede nyo ibenta o ikainin ninyo. Lalo na kung saba. Ito, dahil ang saba, nakakain talaga ang puso niya. May lasa. Sarap yan sa kare-kare. Opo, yun. Exacto. At saka yung ano, paksiw na baboy. Kasi di ba ginagamitan yun yung puso ng saging, meron niyang nasa loob. Ano tawag dun, sir? Parang bulaklak niya na manipis. Oo, bulaklak ng saging. Dinedry yan at nilalagay yan sa paksil na baboy. Tapos iba pang mga rekado. Opo. Tama. So, pagka... pagka sumuli na naman ng puso, mga 75-80 days. So, mga... bago nyo ma-harvest yung saging. Paano mo malalaman kung kailan mo pwedeng i-harvest? Kung personal nyo po ang saging at personal nyo kakainin, pwede nyo siyang pahintayin na magkaroon ng konting silay ng dilaw sa balat ng saging. Mm-mm. Opo. Kaso nga lang, pag pinasobrahan nyo, pwede nyo rin siyang pahinugin ang isang piling o lahat yon sa puno. Oo. Ang problema, mauuna ang ibon, mauuna ang unggoy kung may unggoy pa sa lugar ninyo na kakain ng saging doon sa puno. So, maraming mawawala na prutas. So, sa amin naman, sa bukid, ang ginagawa namin, ang lagi namin tinitingnan ay yung mga kanto ng balat. Kung mabilog na yung mga prutas, hindi namin hinihintay na magkakaroon pa ng silay ng dilaw. Nung yung kumbaga kung ito yung puso, yung prutas may dilaw na konti bago bago nyo putulin ang puno ng saging at kunin yung buong buwig. So, kasi ang problema namin doon, kung maunahan ka ng ibon, siguro mga marami na yung 5 pirasong saging. Kaso ang problema nun, kung ibebenta ninyo, katulad ko, binibenta ko sa mga retailers, mabilis na siyang mahihilog. Wala nang proper timing. Eh, pagka kinuha nyo ng tama yan galing sa puno, mga 5 araw hanggang 12 o 14 na araw bago maghinugan ng natural yan sa sarili niya at makain yung saging. Yun. So, yun ang pag-harvest namin ng saging. Tinitingnan namin sa kanto o yun sa kung gano'ng karabilog na ang kada prutas. Oo. Kasi diba, yung iba, pagka nakita mo, pag uwi mo sa bahay, hinug na agad. Binili mo sa palengke. At pagdating... parang nainitan lang, isang araw,
Opo. Kung pwede kong i-share sa inyo, kasi ako nga ang nagbebenta sa palengke, sa talipapa, lahat sa bahay. Sa mga taga-palengke, natutunan ko yung pagsawsaw nila ng buwig ng saging o kada piling ng saging sa drum na merong, hindi ako nagkamali po, urea yata yung laman nun. Para mahilog sila sabay-sabay. Ah, okay. Parang pilit. Pilit? Opo. Tinuturuan nila ako. Sabi ko, alam mo, hindi ko ginagawa yun. Kasi unang-una, additional cost. Pangalawa, gusto ko sariwa yung pagkain na walang halo talaga. Kumbaga, malinis, chemical free, walang lahat. Kaya yung nakikita niyo sa groceries, sa tindahan, dilaw lahat, pantay-pantay yan. Mm-hmm. Kasi madalas yan, nasawsaw na yan. O minsan, sa malalaki minsan, doon palang pagkuha nila ng buwig na sasawsaw na nila. Para pantay-pantay, para mabilis din nila mabenta rin. Opo. Yun, para mahinog lang naman kagad. Yun naman, although, tingin ko naman wala naman masama rin doon. Hindi napilitan lang siya mahinog kagad, nainitan siguro. Parang ganun nga. Oo, pilit sa hinog. Pero mas masarap pa rin yung hinog sa puno. Kumbaga yun nga, yung hinog sa puno, berde pa rin siya. Kaso, pahihinugin nyo na ng tuluyan doon sa bahay ninyo. Yun na yun, bago pero ang saba kasi, mas masarap siya pagka hindi hinog na hinog. Opo. Yung iboboil nyo na lang kagad pagkagaling sa puno. Oo. Opo. Maraming gumagawa na ganun po. Yun. Mas malinamnam kasi siya eh, di ba? Opo. Totoo. Natutunan ko lang yan nung minsan may bumili sa akin, pinatikman sa akin. Sabi sa akin, tikman niya pa. Sabi ko, ilaw pa yan ah. Tapos yan, sabi, hindi, ganito kami sa Bicol. Sa Bicol, mas bati, ganun daw sila. Galing sa puno, pakukuluan, mahilog. Masarap siya, kahit hilaw. Doon ko lang nalaman, nung nagbebenta na ako ng saging. I think mga 2-3 taon na akong nagbebenta. Tapos, binalikan ako nung isang nakabili sa akin. Binigyan niya ako. Ayun. Kasi sa Tagalog po, lagi pinahihinog ang saging bago makonsume. Yes. Sir, sa inyo ba, ano bang ginagawa nyo pagka harvest, diretso na sa bentahan? Opo. Madalas, pagka harvest, umagang-umaga, dinadala ko na kagad sa Manila. Kaso minsan naman, minsan kasi marami ka rin gagawin talaga sa bukid. So, ang harvest kahit tanghaling tapat. Dahil sa sagingan naman, malamig naman ang tuwa ang sagingan. Wala siyang required na time. Katulad ng iba natin na mga crops. Matibay po ang saba sa biyahe. Hindi siya nabubulok sa biyahe. Dahil matibay siya kahit nga actually ibato-bato ninyo yung bagong harvest na saba. Hindi siya basta nabubulok or katulad ng papaya, hindi mo pwedeng pisilin dahil pag nahinog, nagkakaroon na ng bugbog. Ang saba, matibay po siya. Sa biyahe, kahit kung sabihin natin na hangok ng umaga o tanghali, gabi na masyado para ibenta ko eh. So, isa-store ko muna siya sa bahay. Kasi alam nyo, ang 1 ton or 1,000 kilos, maliit lang, one car garage, sobra-sobra na yun eh. Tatabi ko lang siya doon. Tapos doon sa umaga, paglalako na ako sa mga iba-ibang tindahan at sa mga customer ko na private lang doon, sa mga bahay-bahay. Yun, doon ko binibenta. So, sa palengke, sa mga talipapa, yung mga maliliit na gulayan, pitasan, doon ko binabagsak po. Nung nagsimula ako ng pagbenta nito, sa pira-piraso ko. Ngunit alaman ko, bukod sa mas mabilis, hindi ka mas madumi dahil hindi mo hinahawakan kada piraso. May dagta din yan eh. madumi ka, madumi. Lahat ng daliri mo, braso mo, damit mo, madumi lahat yan. Kinikilo ko po siya. Ang pagbenta ko po sa kanya ay kilo. Ang running rate ngayon sa Quezon City, kung saan ko binibenta, 30 pesos to 35 pesos.
Perkido. Perkido, opo. Kasi i-retail pa nila. Sa, bibili ng retailer yan at ipipenta pa nila yan. So, yung hilaw ko na organic, walang anuman na nilagay, mauubos nila yon in 7 days to at most 10 days. Mauubos nila yon. Kaya nilang ubusin yun. Kaso sa mga nag-retail naman, regular lang naman yung may nabubulok din talaga. May, meron at meron yan eh, kahit anong halaman po yan. O kahit anong prutas, merong naiiwan. So tama ba yung dinig ko? Organic? Meron kang organic na saging. Mas mahal ba yun? Sabi nila, mas mahal. Kaso, katulad ng binanggit ko po kanina, kung gagamit mo kayo ng pesticide para mamatay yung mga insekto, gagastos mo kayo ng additional. Mm-mm. Whereas, gamitin nyo yung natural, hindi kayo gagastos. So, mamamatay na lang insekto, aalisan kayo ng insekto. Tapos, naturally, nabubuhay lang yung mga halaman ninyo at mamumunga siya ng maayos. Dahil lang dun sa soil ninyo, sa richness ng soil. Sabi nila, mas mahal. Sa gulay, totoo, mas mahal. Kaso, minsan, para sa mga magre-retail, para sa mga magbebenta sa inyo, hindi ko rin kayang ano eh. Hindi ko kayang tapatan yung presyo sa taas eh. Oh, dahil iniisip ko, kailangan ko siya ibenta dahil kesa naman mabulok yung pagkain. Mm-hmm. Doon ako nang hinayang ko. So, binibenta ko na lang siya doon sa presyo na yun. Na yun pareho lang din doon sa ano? Sa merkado? Opo. Opo. At madalas niyan, kung ibebenta niyo talaga yan sa totoong merkado, para po siyang buko. Meron siyang, ang saging may ganun din. May pa-promo. Opo, parang, kaso sa akin wala na ako nun. Kumbaga, tumatawag na lang minsan yung buyer sa akin na tatawaran ka, kunyari, sa total price after the kilo. Yun lang, ganun na lang. Kaso meron yung may ginagamit na term doon eh sa kumahangong sa amin ng buko, ganun yung gamit din. Kaso sa bulk na talaga yon, pagka bulk na talaga yon. Mm, marami yan. So may tanong ako. Kasi sabi mo kanina tatlong parang puno ng saging ang atin, no? Tapos puputulin natin yon. Tama ba yung naisip ko na sa isang harvest, sa isang tanim mo ng saging, pwede kang mag-harvest ng tatlong beses? Opo, tatlong beses. Tuloy-tuloy lang naman din siya pati. Magtutuloy-tuloy lang rin siya pati. So, tatlo sila. So, itong nanay. Sige, ang lola, ang nanay. Nanay. Apo. Apo. So, pag nawala na ang nanay, ito na ang susunod. Eh, marami pang saging sa paligid, di ba? So, hindi ka aasa dito next time na to. Ito na naman yung magiging next na lola, ito na naman yung magiging next na nanay, at merong suwi na kasunod na ako. So, tatluhan lang lagi. Again, para sa proper ventilation yan, and sa hindi sila mag-agawa ng pagkain nila. Hindi sobrang dami. So, pag napatay na natin or nakuha na natin lahat ng bunga ng tatlo na yun, magtatanim ka na ulit. Doon ka pa lang magtatanim ulit. Or kahit na meron pang isang nakatanim, kailangan magtanim ka na. Sa ginagawa ko for the past years, tuloy-tuloy lang po siya. Basta nagiging strict lang po kami sa tatluhan lang lagi. Tuloy-tuloy, medyo hindi ko gets yung part na yun. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang yung tatlo. Ito, pag nawala na to, may susunod. Ito, may susunod ulit. So, pag nawala na to, malaki na tong isang to. Tuloy-tuloy lang, tatluhan lang lagi sila. Basta tatlo. So, hindi ka na magtatanim ulit? Hindi na po. Tuloy-tuloy lang siya. Dahil ang suwi na tutubo sa paligid ng tatlo na yon, sobrang dami pa. Marami pa. Opo. Oh. Ang sideline niyan, pwede nyo ibenta, pwede nyo pamigay, o pwede nyo sacrifice, o tanim nyo ulit yung space pa kayo sa bukid. Yun ho. So, parang magandang investment tong ano, saging. Kasi isang beses ka lang magtatanim eh. Tuloy-tuloy na ang ani, tama? Opo, ganun po siya. Tuloy-tuloy na po siya. Kaso, sa experience ko,
may pagod din po ang lupa. Oo. O ang puno. Sa puno, sabihin natin sa puno ng avocado, pwede 5, 6, 7 years maraming magbigay ng bunga. Mm-mm. Kaso after 5 years or 6 years or 7 years na napaka-generous ng puno na yon, the following year on the 8th year, medyo walang ibibigay sa'yo. Uh-oh. O konting-konti lang. So parang napapagod din sila, nagpapahinga rin po sila eh. Ang, pero sa saging applicable ba yun, sir? Yung pahinga? Yung experience ko sa nakikita ko sa kaibigan ko, but then galing sila sa far south naman, ang ginagawa niya, kada harvest, hindi niya niya pinaparami, pinuputo lang niya. Kaso sobrang laki po ng sagingan niya eh. Sobrang commercialized na siya. So, binabaliktad nila uli yung lupa nila. Tapos magtatanim ng iba, rotate talaga sila. Yun. Although masasabi ko sa crops nila, sa specifically sa saging, yung saging nila is lakatan. Ang saging nila primera klase for export purposes. For export, oo. Opo. Or actually hindi nakakarating ng Manila sa mga high-end tourist spots or destinations lang bumupunta yung mga saging niya. Kumbaga yung mangga na special dito sa mid-Philippines or sa south, yung mas magaganda na pupunta for export din po. Oo. Oh. Pa-export quality. Ayun. Oh. Sir, syempre kasi ang gusto naman natin ma-promote itong sa pagtatanim ng saging na saba, no? Ang tanong ko po, ang demand ba ng saging na saba? Eh, kasing lakas pa rin ba nung sa dati? Ano nakikita niyo ang future ng saging na saba? Para sa akin, masasabi ko personal experience kasi ako nagbebenta. Ang saba, pagkain ng Pilipino yan eh. Mayaman, mahirap kumakain ng saba po eh. Medyo mamahalan mo lang yung luto or pagpresenta ng saba, kung gagawin mo siyang sa halo-halo, mais con hielo, sa halo-halo o sa minatamis, mm-hmm, o sa turon, o kakainin mo siya. Kasi ang dami natin nakukuha sa saba na nutrients galing lang sa saba, di ba? Lalo na kung raw siya. Yung specifically, potassium. So, potassium. Number one na alam ng tao yan. Yung puso mo, made of muscle yan. So, mapaganda rin siyempre ng tibok ng puso yan. So, siguro, iwas. Hindi ako doktor, kasi siguro, iwas sakit sa puso. Eh. Then, taas din siya sa manganese, tsaka sa copper. And, may vitamin C rin. Vitamin C, yes. Mm-hmm. May vitamin C siya. And, bukod sa napakakilalang potassium na pampaganda sa pampatibay ng muscles, ang saba rin ay kilalang kilala sa pagpapaganda ng digestive system natin sa pagdumi. So, ngayon, maraming benefits and nakakabusog siya. Pwede mo nga siyang ulamin eh. So, yun nga, sinabi ko kanina, so hindi lang siya panghimagas, pwede mo siyang merienda, pwede mo siyang pang-ulam din, depende sa inyo. Opo, depende rin sa tao. Mayaman, mahirap again kumakain ng saba. Experience ko naman, lately, kung nag-pandemic po, kung ang isang tindahan kumukuha dati ng mga 300, isang daan kilo, 300 o 500 kilo kada benta, eh yung iba kung hindi nag-beg off o humindi sa'yo kahit mura ang presyo mo, eh konti ang kinukuha. Yung 300 kilos, kinukuha na lang yan minsan, mga 100 kilos na lang. Minsan, yung 100 kilos, 50 kilos na lang. Ang raso nila, kasi yung mamimili, hindi raw masyadong bumibili ng prutas. Kumbaga, mas bibili pa sila ng bigas para mabusog. Sana makarecover din tayo ngayong pandemic or pagkatapos na itong pandemic. Ngayon, kahit sa karinderya po, medyo nag-beg off din po sa dami ng bibihin nila. Kasi
yung dating karinderya na bumibili ng, sabihin natin, kunyari, eh, bumibili ng mga 100, o hindi, yung isang karinderya, bumibili siya ng 1,000 pieces na mga mga reject, yung mga nalagas na. Uh-oh. Kasi doon yung ibenta huli. 1,000 pieces lagi ang bili niya sa akin. For 1 peso each. Ngayon, bumibili na lang siya ng mga 200 pieces sa maximum. Hinahalo niya to as recado sa mga ulam at yung iba ginagawa niyang matamis para panghimagas sa karinderya niya. Kaso, gano'ng kababa ang nangyari naman ng sales niya sa karinderya niya? Yun po. Kaso, I believe hindi naman siguro bababa ang market ng saba since masustansyong pagkain at maraming health benefits na yes, nakukuha po. Opo. Siguro ano lang din talaga, sir, season. Season na nagpadaan ng pandemic, maraming lockdown, maraming nangyari, maraming mataas ang bilihin. So, mga factors na naka-epekto dun sa ating mga panindang saba. Pero saba naman, for all season naman din yan. Yes, ang saba kahit anong season mo itanim dito sa Pilipinas, mabubuhay, mabumunga all season. Except pag binagyo. Mm-hmm. Yun lang. 1 year po yan. 1 year kayong maghihintay. Anyway, going back sa sales ng saba, yun lang ang ma-share ko. Kaso ako, nag-e-enjoy ako as saba farmer. And lalo na sa retail ng saba. Me as a selling it farm gate price. Nag-e-enjoy ako doon. At ang pinakamasaya sa lahat, pag may nakita kayong gutom na tao, alam mo yun, pag may namamalimos, bibigyan mo ng isang piling. Tuwang-tuwa sila. Ayun, siyempre hindi ko naman siguro magugutom kung namigay ka ng isang piling, di ba? Oo. Ay, may share ko lang. Alam niyo ba dito sa aming lugar, sir, ang saging na saba, ginagamit din yung paggawa ng burger. Ayun ba na? Oh, yung balat. Opo. Opo. Yun ang ginagamit dito for burger, wow. Di ba? Walang tapon sa saba. Wow. Isipin mo yung puso, pwede mong ibenta. Yung mismong bunga, pwedeng ibenta. And wag ka, sir, di ba? Pati ang dahon. Kasi saan ba nilalagay yung mga turon sa dahon? Yeah. So, wala talagang tapon. Yes. Makalimutan ko. Every once in a while, may bumibili sa akin ng dahon. Mm-mm. Ang benta ko sa dahon, 20, depende kung sino yung namimili. Kasi medyo ligaw ako eh. Yung unang may nag-inquire sa akin. Kasi pag pinutol mo yung puno, wala na eh, tapon na yung dahon. Ginago, eh, hindi, meron akong bulatihan. Kaso yung bulatihan, hindi ganun kalaki para makulusin, para tapon mo lahat ng dahon at yung katawan ng saging. Oh. Yes po, mabubusog na sobra yung mga bulati mo dun. Yes, sobra-sobra siya. So, ang ginawa, yung natutunan ko to, nag-inquire ako sa farmer's market sa Cubao. Nalaman ko presyo. Siyempre, hindi naman ako yung nangangarap na mataas. So, pinabaan ko na lang kasi catering service. Yung gamit niya pang-ahin yung dahon. So, 20 pesos to 30 pesos. Yung dahon na nakatiklop, yun ang benta ko. Hindi kasama yung spine ng dahon. Opo. Yun. Tapos, malung katawan niya. Bukod sa fiber. Fiber. Puro fiber yun, sir. Yung katawan ng ano? Yes. Saging. Napapakain po siya sa ano eh, sa bulate. Wala namang baboy yan sa amin. Hindi ko alam kung kakainin ng baboy. Kaso, may mga nangihingi sa akin na mga nagwa-backyard farming sa Manila. Since wala namang masyadong lupa. Yung katawan, yung kada ano niya, trunk na manipis, lalagyan nila ng lupa. Pinagtataniman nila yun. Kaso yes, yung, mushroom. Pwede mong ilagay yung mushroom. Okay. Sa mga nangingi sa akin, gulay naman sila. Yung mushroom siguro nga pwede nga po. Total, nakahiga siya. Yes, meron po tayong na-interview dito, mga banana mushroom ang tawag doon. Wow, oo. Tapos ano siya, matubig pa siya. Tama. Mm-mm. Yung yes, share. Tama. Walang tapon. Napakadaming gamit. Actually, tapos ay baka sa susunod, mag-mushroom ka na rin dyan, ha?
Pinangarap ko po yun, may kakilala ko may mushroom farm dito sa San Mateo. Medyo magulo lang yung mushroom eh, para sa akin sa ngayon. Sa ngayon. Pero sa dami ng saging mo, pwedeng-pwede ka magtayo ng mushroom. Yes, tama. Oh, pinakatapon lang siguro yung pinaka-spine ng buwig. So yes. Sir Harry, thank you po sa inyong pag-share. Sabi mo, hindi ka expert pero based experience mo, kita-kita natin, no? Napakadami mong na-share sa amin kaalaman tungkol dito sa mga saging na saba. Salamat. Sana marami kayong natutunan din based from my experience and mga natutunan ko galing sa ibang tao po. Yun. Marami. At sigurado ako yung mga kasamahan natin sa pagsasakay. Katulad ko, marami din po silang matututunan sa inyo once na mapanood na po nila itong episode ito. Maraming salamat po, Sir Harry. Maraming salamat din po. Ayun na nga, isang kaalaman na naman tungkol sa agrikultura ang ating napagkwentuhan. Ang saging ay kilalang kilala at hindi ito mahirap ibenta. Madami din itong pwedeng pangputahe, hindi lang sa yung pangtanghalian, hapunan, merienda, nako, lahat yan, pwedeng-pwede ang saging. Hindi ka talaga magugutom, kaya naman maraming salamat po, Sir Harry. At hanggang sa muli, mga ka-agri, ito po ang Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan. Agri Ako Dyan.